Background na ba sa bawat po? Tito Jackie Luxon, Tito June, shoutout sa silent supporter ni Kuya Dave na nag-donate ng kidney kay Vincent Gonzaga ng dahil kay Kuya. Ay. Oo nga pala, Kategra, nakakakilabot yun. Oo, Kategra, wait lang ha. Ito, nakakakinalabutan po ako dito. Sobra akong na-amaze, no? Meron pong nag-comment po sa isa po sa mga videos po natin. At sabi po niya ito, lubos ako nagpapasalamat sa iyo, Kuya Dave. Siyempre, una kay Lord, no? Kasi kinasangkapan lang ni Lord ang Kuya Dave natin. Okay. Lagi yon. Una, lagi ang Diyos sa lahat. Ang tao ay kasangkapan lang. Kapag kasi naging above pa ang tao sa Diyos, hindi na tama yun. Dapat lagi si Lord. Halimbawa tayo, si Tatay Ron. Di ba tumutulong siya sa kapwa? Una doon syempre ang Diyos kasi kinakasangkapan lang niya si Tatay Ron. So lagi una dapat si Lord. And then dahil doon is may ginamit siyang tao. So sa tingin ko naman ito naman yung ano niya. Kumbaga binigyan lang niya ng highlight. Dahil nga syempre naging malaki impact nung naging story mo sa kanya. So, lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Kuya Dave, dahil sa iyo nagkaroon ako ng lakas para harapin ang pagsubok sa buhay ko. Alam mo ba, Kuya Dave, dahil sa iyo, may kidney donor agad ako. Isa sa mga supporters mo, nagbigay sa akin ng kidney at walang kapalit. Kusa siyang nagbigay sa akin sa kanya, isa niyang kidney. Continuation, bago ang operation ko nung Sabado, nakiusap ako sa doktor kahit saglit, nakita-kita sa live para mabigyan ako ng lakas. Inoperahan ako sa kidney ko. Buti na lang pwede may isang supporters mo na nag-volunteer na ibigay sa akin ng isa kidney niya at wala siyang hiningi kapalit. Pwede, thank you talaga. Pati ako nabigyan ng blessing sa'yo. Di ba ka, Tekram? Sinong hindi ho kikilabutan ho doon sa balita na yun? Naging paraan po ang community, ng Tekram community, para po si tita po or si tito or tita, hindi ko pa po alam yung details, is Tito Vince Gonzaga. Yung nag-donate po. Yung nagsulat po. Ah, si Tito Vince Gonzaga, siya yung nag-message, siya yung binigyan o pinag-donatean nung kidney nung isa sa mga Dave supporters, no? Grabe nun, Kategram! Pwede ba palakpakan natin si Lord Ron? No? Kategram, pwede ba palakpakan naman tayo sa comment section? Parang pasasalamat kay Lord dun sa nangyari. And syempre sa part mo, Kuya Dave, kumbaga, i-recognize natin na si Lord ang dahilan ng lahat ng yun. Maaring yung kwento ng buhay mo is kumbaga yun yung ginamit ng Diyos para mabuo yung community ng community ng mga nagmamahal sa'yo. So kumbaga yung pagkilala lagi is Lord, kayo lahat ng nag-orchestrate ng lahat ng to. Kung bakit ako nakita ni Tatay Ram, kung bakit napunta sa ganun na yung sitwasyon ng buhay namin. Di ba parang ang hirap. Ang hirap kasi parang di ba bata ka pa lang, napabayaan, magulo yung pamilya, ganyan. Pero ginamit pala ng Diyos yun para mangyari ito. Ito na lang halimbawa na to. Di ba? Parang si Joseph the Dreamer. Oh. Sa Bible. Di ba? Pinagtulungan siya nung kanyang mga kapatid. Gusto siyang patayin. Di ba? At Pinayenta siya, ano? Si Ruben, hindi ako nagkakamali. Ruben. Itapon na lang natin sa ano? Sa lalim na balon. Sa balon, kasi mamatay naman din siya doon. Tapos merong mga Israelites na dumaan. Ibinenta siya. Isipin nyo, di ba? Paano iniisip ni Joseph yun? Parang, alam mo nang ginawa masama, di ba? Bakit ko naranasan itong ganitong paghihirap? Naging alipin pa siya, naging ano siya, tapos yung pala yung gagamitin ng Diyos para maging ano siya, para maligtas ang Egypt, kasi nga may taghirap eh, napaghirap niya na kailangan nilang magsaka po. Oh, di ba?
So dahil doon naligtas, pati ngayon mga kapatid niya, yung magulang niya. So sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, sa magulang niya, yung plano niyo is hindi maganda para sa akin. Pero yung plano ko sa inyo. Pero ginamit ng Diyos yun para sa ikabubuti nating lahat. Di ba? So, ganun ka, Tegram. Kung meron man po tayo parang paghihirap na pinagdadaanan po ngayon, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. May dahilan po kung bakit po yan nangyayari. Huwag po tayo mawala ng pag-asa, panghawakan po natin ang pangako po ng Panginoon. Meron pong dulo ang lahat ng paghihirap, Tegram. Meron po yan. Hindi po, sabi ng Biblia, wala po pagsubok. Na binigay si Diyos. Tulot ang Panginoon. Na hindi natin kaya. Makakaya. Bagkus, siya rin ang nagbigay po ng paraan kung paano po natin ito malalampasan. So yun lang, going back dun sa nag-donate. Mami, nabalita mo na yun? May nag-donate ng kidney dun sa isang katekram natin. At nag-donate siya ng kidney niya. Isa, dahil si Tito Gonzales, Tito Vince Gonzaga is, kumbaga, napamahal din siya kay Kuya Dave. Ngayon, dahil pinost po ba niya sa ano? Hindi po alam, wala akong mga. Basta isa sa mga supporters ng ni Kuya Dave, dinonate niya yung kidney niya para sa kanya. Grabe, no? Grabe talaga. At walang kapalit. Walang bayad, walang ano. Oh, grabe, katekra. Hindi mo kaano-ano. Grabe. Grabe lang. Grabe, katekra. Grabe. Ano, may parakpakan na pala sa comment section natin. Palakpakan na ulit. Thank you sa donor. Bahala na po ang Diyos sa'yo. Papalitan niya yung pinigil. Pero hindi na po ng kidney kasi hindi po tumutunod. Ng ibang bagay na ibang blessing. Kidney. Pero grabe yun. Masasabi mo na ano, nagkaroon ka ng ganong sakripisyo. Para sa iyong kapwa. Naiiyak ako. Napakabait talaga ng Panginoon. Ginagawa kayong kasangkapan. Sabi ni Tita Loretta. Ayan. Kay Lord po lahat ng papuri. Sabi ni Tita Lulu Ramos, you are a channel of blessing to other. Kuya Dave, love you forever. Grabe, no? Yun lang, minsan yung oras lang parang hirap natin i-share sa iba. Yung share pa niya, kidney. Which is part. Major part ng kanyang katatawan. Siyempre, kasi dito, lifetime niya ng susuportahan yung kanyang ano eh. Buong buhay niya nang i-consider na isa na lang kidney niya. Ngayon, yung magiging, yung dating hindi niya iniisip, kailangan niya nang intindihin dahil isa na lang yung kidney rin niya. So, kumbaga, it's a lifetime sacrifice din na kanyang ginawa. Wow. Saludo po kami sa iyo sa nag-donate ho ng kanyang kidney. Dugay niyo pa sa iyo dalawa. Ay! Pwede na mag-PM yung nag-donor. Ay! Dinonornar. Ay! Dinonornar. Dinonoran. Dinonoran. Pinag-donatan. Dinonoran. Nag-donate tsaka yung pinag-donatean. Donor. 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 Ay, di ba yung donor? Saan ka nag-donor? Oo, aha. So, nasan tayo? So, dito po. Sala. Okay. Mag-PM. Kasi daw i-intervene ba? So, kadagram, yung pong donatean at yung pong nag-donate, ay please po mag-message po kayo kay Nanay Jack dun sa official Facebook page natin. O baka po may mga nakakaalam na kung sino po sila, yung contact number, please pakisend po para po ano po ni tatay na. Naka-SS lang eh.